ah, pag naglalag ka, madami nang gumagamit ng yan. Ayun ba yung sinasabi? Uy, ano, sarado mo yung BPI, ganon. Oo, uy, wag ka mag-BPI, maglalag ako. BPI. Let's see kung ano mayayari dito again, guys. Game number 2, NXP, lamang sa ating series na banggit dito ni 150, Experience Wins Games. Tingnan natin kung mapapatunayan dito. And remind ko lang kayo, meron tayong maraming pamigay. Go and like and follow ang ating page ni Kuya Martin Lechon. Check yan, yung mismo na nasa baba natin, maaari kang manalo ng iba't ibang mga papremyo. Yes. Tingnan natin dito, 1, 2, or 1, 3, 1. Yung ano dito, yung signal, pero itong next play, 1, 2, ang ginagawa nila dito, nagro-rotate na yung Angela dito papuntang mid-main, na secured agad ng signal Pilipinas, mga kailangan nilang i-secured. Pero ang bilis ng rotation dito na next play, ha? Stanford versus dito kay Kuya mo, Alin, nagkakabanggaan na dito. Bumibuelo eh, bumibuelo. Pero may indie kill, o hindi natin masyado agad napansin, talaga natunaw ang isang Angela. May agad ang Angela doon. Pero mag-level 4 lang, I believe ang Angela, yun yung parang pinaka-ano nila, gusto nila mangyari. Automatically, hindi na masyado magpapakita sa mapa yan. Once mag-engage, eto si Blaze TZ, that's the time, lalabas ang Angela, ang kanyang sanib. Sanib-sanib lang. Ang nice one dito natin. Siguro ang mali lang dito no, Angela, yung spell. Pero ito, nabigyan si Glue dito. Ni Kuya mo. Yo, at mamamatay dito si Lunox sa kamay ng Sinag Pilipinas Link. Palitan. Siguro I go for ano eh, folks dito pa naglalag ata dito si Angela. Yung ano dapat pinik no, Angela, yung ano ang tawag dun sa ano na yun, yung spell na yun. Yung pag tinamaan ka ng pana, mawawala. Purify. Ayan. 2-0. Sa kamay na Sinag Pilipinas dito, flash sa bottom. Nangyari dito at naubos na nga dito yung gold ng Tori dito. Ang ganda na pinapakita ng Sinag Pilipinas dito. Parang sinasabi nila na this time hindi na kami matatakot. Pero patay si Angela sa Gedri. Naapekto siya. Hindi ka, eh, yung binabanggit ko kanina, hindi ka pwedeng paligaw-ligaw. Diba? Bro, magandang ginawa dito ng Sinag is sinangag nila mismo ang Tore ng Team NXP. Mukhang magkakaroon ng round 2 dito, nag-iingat ang kanilang link, which is etong si Blaze TZ. Kasi alam niya eh, pag na-SS-an ka or nakapitan ka ng isang Hayabusa, kahit saan ka magpuntang pader, eh kapit na kapit ang SS. Pero, eto ang maganda dyan eh, may pero. SS3U kay Ling, don't forget, merong Angela. Siguro, isa na yun eh, sa naisip ng Sinag. Pero ito, patay SM doon ha, sa bottom. Mukhang mamamatay na ata siya dito. Takbuhan na to mga sir! Ito na, parang 150. Takbuhan na dito. Alam mo, hinuhuli na ng barangay dito. May mga Teletubbies sa likod dito. Yung maglo dito. Ito, mabibigyan na ata dito. Yes, patay dito. Tinamaan. Kira, ano gagawin dito? Yes, mamamatay si Kira dito. Sa gitna, pinagpapanilig dito. Sanford, makakatakbo pa. Kinahabol dito. Napaakas mong batakan. May mga ano, barangay. Ano do? Oh! Yeah. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa talaga kailangan dahan-dahan ang pagbuelo dito. 6-6 ang ating score. Kalamangan for the side ng Sinag Pilipinas. Sino mo masyado ata malalim dito, parang 150? Yes, napakalalim dito ng ano ha, ng Sinag Pilipinas. Pero ito, mabibigyan ito, napakaganda rest ka dito. Doggy, ano gagawin dito? Hindi, Link, nakatakas. Ang ganda, napakaangas na ginagawa dito. And guess what? All na sila pagdating sa gold. Kasi kanina, yung chine ko, parang nasa 13,000 o 14,000 yung Sinag, yun yung next time sa behind sila ng 1,100 gold. But look at that, 400 na lang. Grabe. 400 na lang kalamangan dito. No, medyo umaatras ang kalamangan. Patay si Kuya Mukira dito. And nakita natin yan, yung mga ganitong papitas-pitas mismo ng Team NXP, nagbubunga yan. Hindi na pwede, may, actually lamang kayo eh. Kailangan nyo lang alagaan yan. Yun yung nangyari din naman kanina from the game number 1, di ba? Lamang ang Sinag, tapos binawian sila ng mga pa-isa-isa o pa-chani-chani dito. Item check tayo dito, War Axe, para sa isang Hayabusa. Going in, for the, may puso ng saging si Cupra. Gusto niya daw ng regeneration dito, while Calamity Reaper naman, at Clock of Destiny para sa isang Alice. Butas din ang Tore ng Sinag Pilipinas. On to the top, they want a huge exchange. Mirror move
Pero mas pumantay pala ang Tori dito ng dalawang kuponan. Hindi pwedeng lamang-lamang. Ayun! Tinamaan! Tinamaan na pala dito! Grabe naman! Pumala yun! Pero Bing, nag-SS dito! Napakaganda rin ko. Angela, pumasok na kay Ling. Kupra, ano gagawin dito? Pinagtatapalig lang ni Tatlo! Patay! Sinunoks dito! Pinagsasakal! Hinabol niya na dito! Pamamatay yata dito! Ba? Ito ang ginag-SS! My God! Sina! Palipan lang sa stupid it! Mamamatay dito! Stupid Pogi! Tayo ang tatlo sa side na next play 2.0 and guess what? Sila sa call! Grabe naman to. 90 ng ating score. Sumani rin ng isang mabilis ang Sinag Pilipinas dito. Leo, patay. Grabe ang ginawa ito ni Kira. Nakaano ba? Naka-school 1 na ba to si Kira? Oh. Ayun. Kaya wala po. Super slow mo mo. Oo, sabi nila, hindi ka makakatakas. Diyan ka lang mismo. Diyan ka lang. Oh. Dito mismo ng Sinag Pilipinas. Open up ang Lord dito. Bibigay kaya to ng NXP. Mukhang i-co-contest ng Sinag Pilipinas. Sabi na amin na to. Sure namin ito namin to. That's a safe turtle for the side ng Team Sinag Pilipinas. 10-10 ang ating score. 600 or 500 lang ang kalamangan dito ng Sinag Pilipinas. Arrow steal. There's a jump in. Aalis na muna dito. Mukhang nagkamali siya ng talong dito. Oh my God, Doggy. What are you doing, my friend? Pero, sinakal din Doggy dito. Ito ka mabibigyan na. Okay, mabibigyan si Link dito. Tatama pa yung pala. Maubo na bilin. Oh my God. 4-1. Oh, what a play by next play 2.0. And that play is brought to you by Boss Martin. Ano, Boss Martin, Lea Chon. Salamat sa napakalupit na clash at another pitas ang pinakita dito ng Hayabusa dun sa mid. Ito pa ang instant replay at play next play. Oh my God. Yung simpleng pagkakamali lang ng Sinag Pilipinas e nag-open up sa NXP na diretsuhin agad at butasin ang mismong tore o linya mismo ng Sinag Pilipinas. Alam mo, ganito ka tindi, no? Yung mga high-level teams, hindi pwedeng, yung konting ano lang, konting pagkakamali, ang laki na ng exchange na nakukuha sa inyo. Piro mo isang clash, naglaho agad yung tore nyo sa gitna. Buti na lang, mababa pa yung death timer dito. Mas possible pa na masayang. Look at that, another setup coming from Kufra. The double jump, double sampal, double slap burger na ang ginagawa dito ni Alice. Sinamakaan dito si Kuya Maglu dito, papalun. Yun na nagkakabakbakan na doon. Si Glo makakatakas na. Hindi, andun, ayun na yan, yan. Pero ito, mga barangay kanod. Oo, oh, iniikutan o nirorondahan lang dito. Nirorondahan lang. Ibutin, champion! Ito na, parang 150. Tatamahan ba ng pala? Sanford, makakas ba? Yes. He was able to escape dito sa kamay ng Sinag Pilipinas. Mabibigyan natin dito si Kuya Molina. Sila na makakatakas ba? Wala ng duet si Kuya Molina. Sinisimula na nila dito. NXP. Able to secure. Lord, pasok Mario. Anong gagawin ni Kevin dito? S sa wala ito. S3 dito. Yes, boss. Back to Mobile Legends tayo, mga kapatid. Sa mga nanonood sa atin dyan, magandang gabi sa inyo lahat. Yeah. Ayan. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin dito, 150. Ngayon, 11-16 ang ating score. Yung nabanggit mo kanina, Lord is already marching. Kaya, feeling mo kaya pa naman depensahan to, di ba? Ng ano? Ng Team Sinag. Kayang-kayang depensahan to ng Sinag dahil meron silang Eve. However, mahihirapan lang sila dito, mga kapatid. Pero ito, yung bot lane, pwede nang basagin dito while Sirio na sa top. Sinisecure niya na doon yung second tower dito na Sinag Pilipinas. Papasok pa si Sanford. Pasok dito si Sanford. Pero ito, ang gagawin dito na Sinag Pilipinas para ma-save nila, para ma-depensa nila yung base nila dito. Mga kapatid, umawag tayo, kumapit tayo sa ating mga kasama sa buhay at mapagmahal tapos kahit sa ating mga kapatid. Fine, ito si Kuya Mag natin mga pagkakalat. Tinamahan na para si Glo dito pero at mukhang nagkamali sila dito mga kapatid. Mamamatay na si Kuya Mag Glo dito. Oh yes! Oh yes! Oh my God! Mahuubot dito at the next day! Oh, patay! Makukuha natin na nagbigay! Hindi mo nga sabi ito mga kapatid! Patay si Kuya Mag! Tinamahan na para! 3! No. 3 is the 3. Okay. Oh, yung decision making dito
talaga ng NXP binigla nila eh, no? And that leads, basag ang gitna, basag ang taas. Uunti-unti na lang to. Hindi mawawalan ng pasensya NXP kasi nasa kanila na yung momentum eh. Diba? Ang gagawin lang for the next lord. Wala magmamadali, tol. Yun ang shuttle dito ni Dogs. Tol, easy lang kayo, tol. Ito na, into the item, Radiant Armor para sa isang glue, removing yung burst potential if ever tamaan ka ng arrow dito or the Asalis or Lunox itself, di ba? Kung gusto ka i-shred dito. Kasi kung titignan mo yung item dito, Genius One, Divine Glyph, the Magic Penetration, the Multiplier against sa mga armor mo, eh gusto mo talagang bumutas ng mga defense or magic defense. That's true. Ayan. And of course, remind ko lang kayo, meron tayong ongoing giveaway. Make sure to like and follow ang page ni Kuya Martin Lechon. Suportahan niyo si Kuya Martin tulad na rin din ng pagsuporta niya sa ating kabataan na instead na lumabas kayo, easy lang muna kayo sa bahay. Oo. Mag-aroon kayo ng Mobile Legends. Siyempre, may mga pa-premium tayong pamimigay. Hindi lang ang mga players na kasali dito, pati ang mga viewers natin. Yes. Saan nyo gawin? Check nyo ang page ni Kuya Martin. Merong FB frame contest. Merong like and follow share ang mga contest natin dito. Sobrang dali. Diba? Ang puhunan nyo lang, sipag at tiyaga. Siyempre, tiyagain nyo mag-intay once ang panalo or yung winner. And siyempre, sipagan nyo lang din na gawin yung mismo mga requirements. Sobrang simple. One click away. Hindi kung ano, lakas-lakas yung mag-kikiklik ng mga kukumelon sa TikTok eh. Kaya magla-like and follow. Ayaw nyo. Like and follow tayo mga lords. Ang lakas-lakas yung mag-click ng ano yun. Supportahan natin yan. Supportahan natin si Boss Martin. Oo. Oh. Pero tingnan natin ha. Anong gagawin na silang Pilipinas dito para nadepensahan nila to? Kung next play, siguro nag-aantay na lang sila dito. Kailangan nila maging pasensyos, maging pasensyado dito. Kasi, pag sila naubos sa crash dito nang hindi nila na-coin Lord, baka mabigyan sila dito. So, kailangan i-secure doon nila yung Lord. Then, saka sila go-go. O, di ba, mala Patrick Birri ako mag-analyst? Pasensyado yun daw yung pasensyang asensado. Yeah! I like that. Yung mga sinasabi dito. Now, open ang Lord! Eto, kanina na-bait sila dito yung mga fake Lord, ha? Yung ginagawa mismo ng NXP. Pero sa ganito yung sitwasyon, kaya na nilang durugin agad ang Lord bago pa makarating ang papagkang sinag Pilipinas. Napakabilis, mukhang kitang-kita naka-heso yung ata dito si pare ng Lunox. Ang bilis eh, napatay agad nila yung Lord eh. Wala pa atang 1 seconds. 1 seconds. Ating guys. Oh, grabe. Lord! Saan ba dadaan ang Lord? Sa mid, no? Mid, most likely mid yan. Oh, mid yan. Ang gagawin dito ng NXP, freeze lane. Walang titira sa minions. Yes, lang yan. Ito yung tinatawag na freeze lane technique. Pag ginawa nila yan, guys, automatic magsasabay ang top at saka bottom. Ayun, isishrap agad ni Lunox yung gilid oh, para tumakbo. Kasi yung kailangan nilang butasin na tore, yung bottom. Yan, si Lunox, and pipigilan naman ni Hayabusa. Babalance lane nila yung lane. Sagutan lang din to, eh, no? Kung paano yung lane control nila dito. Ayun, no? Control na control, guys. Control lang. Yung baba ng NXP, ang daming wave kasama mismo ni Lunox. Pero ito, mukhang mababasag na dito yung bot lane na anong gagawin dito na next play. Papasok ba si Kuya Mudong? Buhasak si Kuya Mudong! Yes, Doc, we get it! Ang kapatid! X-Tide 2.0! Kapatid, galawan ang pinakita ni Doc ito! SS sa buka! Nakakupan dito ang X-Tide 2.0! Makukuha ang pangalawang laro kontra sa Sinag Pilipinas!